Ito yung isa nating apple na malaki, nasa 16 liters. Malaki na yan. Matanda na yan. Pero nadali pa rin ng root rot o fungus. Ayan oh. Ang katawan nito, hindi ko napansin na kasi laging umuulan dito ng mga nakaraan. Ulan, araw. May mga ugat na ang katawan nito. Matanda na talaga siya, umuugat na sa katawan. Akala ko okay lang siya. Akala ko hindi siya mamamatay kasi hindi naman tumitiling ang tubig dito eh. Hindi umaano mga hindi na iipon ng tubig. Ang taas niya, buhay pa. Napapansin ko lang ang dahon niya lumiit. Ay ko bakit kaya lumiit ang dahon nito? Ayan lumiit. Pero buhay pa eh. At tinignan ko yung baba. Ayun na, kinayas ko yung katawan, brown na. Ibig sabihin, papatay na siya. May natitira na lang tong nutrient kaya yung dumadahon pa, parang nabubuhay pa. Pero ang totoo nito, pag binunot to, wala na yung ugat nito, brown na. Matanda na to, malaking apple na rin to, no, mga 4 years na to. Yan ang problema pag nakalagay lang sa timba. Eh wala pa tayong panahon na ano eh. Dadaling ko sa Quezon lahat 'to pag doon na kami lumipat, doon kami titira. Sa lupa namin doon, doon ko itatanim lahat 'tong mga halaman na 'to. Eh dito sa Marikina, dito na lang muna sila sa timba. Tiis-tiis na lang kaya kasi yung nakaraan daw mga pag-spray ng fungicide eh. Hindi ko alam, minsan pupunta ako rito 1 week o 2 weeks na kasi nag-uulan nga. Nahayaan ko lang. Ayan. Kumbaga, the strong shall live and the weak shall die. Meron naman tayong mga natira pa naman dito. Ito, matataas pa yung mga iba nating apple. Tayo kukuha ng i-air layer natin o imamarkot. Ipapalit natin sa kanya. E, ganyan siguro talaga. Hanggang doon lang ang buhay niya. Huwag na tang sumama ang loob. May mga kapalit naman ito. Meron naman. May mga bago ritong mga tayong minarkot eh mga lumalabas ng mga ito wambugo to. Ayan, marami pa naman tayo rito. Marami pa tayong apple na ipapalit. Okay lang naman kasi maganda ng panahon ngayon. Bye-bye.